ka pa rin. Sino po yung mga kailangan ng medical clearance? So, bago mo sila magbakunahan. Okay po, kung sila po ay kay HIV, kung sila po may cancer, nag-undergo po na chemotherapy at dialysis. Kung sila po ay na-heart na transplant, kailangan po yan. Kung sila ay nag-take ng steroids, kung sila ay bedridden, at kung sila po ay meron na po, mababa sa alin na po, alin natin nilang buhay. So, kailangan po na clearance muna sa kanilang mga doktor. Okay po. Sa loob po, ano po kailangan natin sabihin sa ating mga medical screeners bago po kayo bakunahan? Ayan. Una po, kayo po ba may allergy sa gamot, sa pagkain? Meron po ba? Sa latex po, sa pollen, meron? Okay po. Kung meron po, pakisabi po yun. And then po kayo po may ubo, nagsipon, masakit ang lalamunan ngayong araw na ito. Wala po. Kasi po pwede po yun ay signs and symptoms na COVID. Okay po. Kayo po ba ay umiinom na pampalaglong ng dugo, blood thinners, kagaya ng aspirin? Wala po. Kayo po ba na-expose sa isang positive COVID patient noong nakaraang dalawang linggo? Hindi rin. Kayo po ba naging positive na po sa COVID-19? Hindi. Hindi pa rin po. Kayo po ba ay nakatanggap ng kahit anong bakuna, kagaya ng antirabies at ang tetanus, yung vaccine, yung pneumococcal vaccine, nung nakaraang dalawang linggo? Wala. Hindi rin. Okay. So, clear tayo doon. So, mamaya po, lahat po na may dalang medical certificate, mga reseta po, kailangan pong sabihin yan. Kung ano na po yung mga iniinom yung gamot. Okay po, malinaw po yun? Okay, pagkatapos mong bakunahan, kung ba yung mga expected side effects natin? Ano yung pwede nyo maramdaman? So, sa side effects po, depende po ito sa response po ng ating katawan. Okay po? So, pwede lahat ng sasabihin ko maramdaman, pwede konti yung maramdaman, or pwede walang maramdaman. Okay? Malino po tayo doon. So, una po, syempre, pag pinakunahan, masakit po ang injection site. Pwede po yung mamula, mamaga. Okay? Kung hindi po kaya, yung sakit, yung pain niya, pwede po tayo maglagay or mag-apply ng cold compress. Malaking. For 20 minutes. And then pagkalipas ng 24 oras, lipat naman tayo sa warm compress or hot compress naman. Ulitin ko, cold muna and then hot. Okay. Kapag huli, nilagnat kayo or lalagnatin kayo, pwede po kayo uminom ng paracetamol kada 4 na oras. Kapag naman mo sumakit ang ulo, katungan, kasukasuhan, at hindi po kaya yung pain, pwede rin po mag-take ng paracetamol. Pero kung kinakailangan lang. Okay po? Pwede po tayong maduwan ng suka. Kapag po kayo gano, nararamdaman nyo, pwede po kayong kumain ng yelo, ice chips po, or kaya crackers para po hindi po wala po yung sensation na kayo maduwal or magsusuka. Meron po tayong chills, panginginig, pagkahilo, meron po yan. Sobrang pagkapagod, makakaramdam po kayo. Sobrang antok, pwede rin po. Okay? So sa loob po, 30 minutes to 1 hour po tayo maghihintay. Bakit ma'am? Kasi po, kailangan po natin obserbahan kayo pagkatapos yung bakunahan kung kayo magkakaroon ng severe allergy reaction. Yung mamamantan, magkakarashes, mahirap pong huminga, or yung mabilis yung pagtibok ng puso at magpapalpitate. Kasi po kung sakasakaling kayo po makakaranas din sa loob, hindi nyo po matatanggap ang second dose. Ibig sabihin po kasi noon kayo po ay may allergy sa sangkap ng ating vaccine. Okay po, kayo magiging delikado kung kayo pa ay tatanggap ng second dose. Ma'am, paano pag sa bahay po kung may maramdamang na hindi inaasahan? Anong kailangan namin po ba? Sa loob po, ibibigay sa inyo ng vaccination card. Yung vaccination card na po yun, pakiingatan po. Bakit po? Kasi po, bukod po na doon, COVID hotline natin, hindi po nakalagay ang schedule nyo for your second dose. So, ingatan po siya. Okay po? Ayan. So, hindi po porket kayo ay bakunado na hindi na tayo mag-wear ng face mask, ng face shield, maghuhugas ng kamay, o kaya ay iiwas sa maraming tao. Kailangan pa rin po. Kasi po, kahit po kayo ay nabakunahan na, may pasibilidad pa rin po na kayo ay magkaroon ng COVID-19. Yes, pwede pa po. Ang assurance po na binibigay ng ating vaccine na ito ay kung sakasakalip kayo ay tatamaan, hindi po kayo magkakaroon ng malalang sintomas or magkakaroon ng severe case ng COVID dahil yung katawan po natin
ay nag-produce ng antibodies laban sa virus nito. At hindi ito magiging sanhi ng ating pagkamatay. Okay po? So sure po ako na kapag na nakuha niyo po yung dalawang dose sa AstraZeneca, kayo po ay merong protection. Okay, malinaw po doon? Malinaw. Malinaw. Pwede po bang maligo pagkatapos bakunahan? Yes, pwede. Mga paano ang maintenance drugs? Itigil po ba? No, dapat po ay tuloy-tuloy ang inyong pag-inom ng inyong mga maintenance drugs. Mga may bawal ang pagkain? Wala. We encourage po na uminom po kayo ng maraming tubig at tumanong ng masustansyang pagkain para matulungan yung katawan natin to recover. Kasi ito ay bago sa sistema natin. Sa mga activities naman po, wala namang bawal as long as kaya. Pero avoid niyo po muna yung mga vigorous or yung mga mabibigat na gawain. Kasi po, baka po mahilo kayo bigla, or kaya adlokin, so wag muna. Sa mga lalaki po at babae na umiinom ng alak, bawal po for 7 days. Kasi po, may monitoring po tayo. Kasama po, yung vaccination card nyo, bibigyan po kayo ng monitoring sheet. Lalagay po doon kung ano po yung mga signs and symptoms nyo or side effects na naramdaman nyo pagkatapos nitong bakunahan. Kaya po, huwag po muna iinom ng alak. Okay? Pwede dito kasi ito mag-trigger ng side effects. Malinaw po? Yes, malinaw. Okay, malinaw po. Mahayos po doon. Wala pong katanungan. Sa loob po, pagpasok nyo po sa loob, ang exit po natin ay nasa kanan. Wala pong babalik dito. Okay po? And then may malaking yung tarpaulin doon sa may right side. Pwede po kayo magpapakuna. Ay, magpapakuna. Pwede po kayo mag-take ng picture. Yan. Pwede po kayo mag-take ng picture na kayo ay vaccinated na. Pwede po sa Facebook po yan. Okay po? Ayan. So, sa loob pwede? Sa loob man pwede? Yes, pwede. After nyo po, ano? After nyo po magpapakuna. Pwede po yun. Okay, kasi po, 30 minutes tumatrack po kayo maghihintay. So, after nun, magbibigay na yung card, take the post na kayo. Ayan. So, maraming salamat po. Okay.